Yung ito, Pinsonic. Nakalagay dito ay distorted daw yung picture nito. Okay. So, power on natin. Yan. Normal. Tapos, magpi-flicker. Yan, normal. Tapos, flicker ulit. Okay, so, maaring na sa LC1, LC2 ang issue nito, ano? Kasi, nagpi-flicker siya, tapos, magno-normal. So, pag nagsuswapping yung voltage, magno-normal siya. Tapos, pag naglipat ulit yung voltage natin sa LC1, LC2 natin, sira ulit yung signal niya. Okay, yan, no? Okay, so, buo ulit siya. Okay, so hanapin natin yung LC1, LC2 nito. Hang natin yung isang side. Titingnan natin kung saang side ang may problema dito. Maliit lang ito, 24 lang yata ito. So ganito, ganito yung laman yan. Okay, so ang issue nito ay display, ano? So dito makikita natin sa side na ito, sa kaliwang side, dito nakalagay yung ating clock signal 1 to 4. Tapos yung at even signal natin, ito, dalawa. Yan. Try natin i-remove itong dalawa. Sa kapila, ganun din yan. Sa kanan naman, mayroon din siya dito. Mga resistor, pero wala siyang test point kung saan dito yung LC1, LC2. So, maaring ito yung clock signal natin, yung 4, tapos itong dalawa yung swapping voltage natin. Okay. So, try muna natin mag-remove dito sa side na ito. Titingnan natin kung may pagbabago. Okay, so ito. Tinanggal natin yung dalawa dito. Tapos, tinabi muna natin. Yeah. So, ito na. Tanggal na natin. Try ngayon natin i-testing. Titingnan natin kung magno-normal yung display nito. Ayan. Yeah. Pabukas na siya. Yep. Okay, yun o. Oh. Oh. Diba? Normal na siya, hindi na siya magalaw. So, remove lang ng isang side, wala tayong binago na supply. Normal yung supply sa kabila. Sa kabila ay tinanggal lang natin yung swapping voltage. So, pag flicker ang screen, tapos magki-clear, magpi-flicker, pwedeng LC1, LC2 or swapping voltage niya ang may problema. So, kagaya nitong kung ginawa natin ay swapping voltage lang ang nagka-problema dito. Nung nakuha natin yung side na may problema, ay nag-normal na yung display nito. Okay, so ito, final test lang natin tong Pinsonic natin na distorted yung display. May dumating, may kumuha. Kaya na-stop yung ano natin. Power on lang natin to. Ayan, nag-on na siya. Tingnan natin kung tuloy-tuloy. Ayan. So, tuloy-tuloy na siya, ano? Hindi na siya distorted. Ayan. Check natin sa video 1 para malinaw. Or tuloy-tuloy yung video natin. Okay, hinaan ko lang siya. Baka masapol tayo sa audio. Ayan. Okay na siya. So, makikita nyo rito, hindi na siya distorted or nagpi-flicker yung screen. Normal na yung screen niya. So, ginawa natin, ni-remove lang natin yung LC1, LC2 sa side na ito. Okay, may dumaan. So, ayos na ang unit natin. Bali, ito lang, tinanggalan natin ng LC1, LC2 or odd-even signal natin. So, nag-normal na siya. So hanggang dito na lang yung video natin at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. Ito ay Pinsonic na model 2445.